Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa akin channel Capricorn. Alamin natin ko ng messages, vibration, by energy para sa inyong lahat. General reading para sa lahat ng Capricorn. Oh, dalawa yung lumabas dito. Kung bago ka pala sa channel ko Capricorn, please paki-like and share, paki-subscribe, paki-press ang notification bell button. And kung ikaw naman ay dati na dito sa akin channel, maraming salamat sa pag-stay. Maraming salamat din sa pagbibigay ng oras at andito pa rin kayo sa akin channel. Okay. Capricorn, meron kang 4 cards dito. Strength card, stand your ground, cave, sanctuary, childhood, innocence. Unahin natin dito yung strength mo. At ang strength card na to is parang sinasabi na yung lakas natin galing siya sa different sources, hindi lang sa katawan natin, okay? So, yung pagiging strong natin, pagiging confident, yung conviction natin, yung pagkakaroon ng balancing body, mind, and soul, ay napaka-importante yan, okay? So, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na if minsan, kasi human being lang, di ba? Tao lang tayo. Hindi sa lahat ng oras masaya, hindi sa lahat ng oras confident ka. May mga panong pinanghihinaan ka ng loob, may mga panong sobrang confident ka, diba? But, for the next 2 weeks, if in case lang na feeling mo nawawalan ka ng interest, nawawalan ka ng focus, napapagod ka, mabilis kang magalit, isipin mo na you're not alone, okay? And isipin mo na ganyan talaga eh. Yung human being eh, 'di ba? Napapagod, pagutom, pagod, puyat, masama ang pakiramdam, masama ang loob, ganun yung pakiramdam. So wag mong i-pressure yung sarili mo na parang kahit hindi maganda yung pakiramdam mo, pipilitin mo. Okay? So if yung katawan mo mismo yung nagsasabi na, "Uy, kailangan mo magpahinga ka." Okay? And hindi ka robot. Okay? May emotion ka, may pakiramdam ka. Next is stand your ground. Dito naman sinasabi na standing your ground is an empowering confidence building. Diba? So, building action. Parang ganon. So, same din dito sa strength na to. As long as, minsan diba nawawalan ka ng confidence, pero hindi naman ibig sabihin na mahina ka, weak. Minsan pag nawalan ka ng confidence, yung hayaan mo lang, diba? Magpahinga ka minsan. Minsan hindi naman lahat ng tao malakas. Okay? So, from time to time, pag mahina tayo, laylo lang, pag malakas, okay, go lang ng go. So, may mga pagkakataon na kailangan nating panindigan yung kagustuhan natin, may mga pagkakataon din na kailangan nating i-pause or i-let go, okay? Sanctuary, sinasabi sa'yo dito Capricorn na siguro ano, ang kailangan mo sa first 2 weeks ng October is peace of mind. Yung nandun ka sa mismong comfort zone mo. So, nakikita ko sa'yo dito na babalik ka sa dating ginagawa mo. Marami kang mga habits or hobbies nung bata ka pa na posibleng yun ang nagbibigay sa'yo ng empowerment na babalikan mo or gagawin mo ulit. So, like for example, spending time sa nature, yung pagtatanim, pag-swimming, spending time sa family, spending time sa pets, sa mga family members, sa friends, parang ganun. Kung yun yung sanctuary mo, 'di ba? Yun yung gawin mo. In yung iba naman, yung sanctuary ng iba is yung parang gusto nilang mag-isa lang sa kwarto, nagbumuni-muni, nagre-reflect, parang ganun. Gawin mo 'yon. Ibigay mo 'yun sa sarili mo. Okay? Walang sino man dito sa mundong ibabaw ang pwedeng magtanong sa iyo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Okay? Ikaw yung may karapatan as long as wala kang natatapakan or tinatapakang mga tao diyan sa paligid. Umiwas ka din sa mga gulo. Umiwas ka sa kompetisyon, umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa mga chismis, umiwas ka sa sobrang pagiging negative, umiwas ka sa mga toxicity, parang ganun. Kasi hindi yun makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng sanctuary. Kasi yun yung gusto mo, eh, peace of mind. So, kung saan ka masaya, doon ka, pero iwas ka sa mga bagay na pwedeng mag-trigger sa'yo. Okay? Nakikita ko sa'yo dito yun, diba? Medyo makakaramdam ka ng pagod. Parang may mga Capricorn dito na iisipin nyo, ano ba yung pinaglalaban ko?
bakit kailang kung magpagod ng magpagod, parang ganun. So, yun, may mga pakiramdam kayong napapagod kayo, kailangan magpahinga. Pahinga lang, okay, pahinga, pero hindi mo dapat na isuko kung ano yung ginawa mo sa ngayon or ginawa mo dati. Kung ano yung purpose mo, huwag mong isusuko. Magpahinga, pwede kang magpahinga, okay? Yung iba sa inyo dyan, pagod na sa pag, diba, paghahanap ng financial success. Ay, kita natin dito may mga Capricorn na pagod ng hanapin kung saan sila yayaman, kung ano yung pwedeng magbibigay sa kanila ng improvement, ganyan, ganito. And sinasabi ng Brasser dito, huwag kang masyadong ma-pressure. Huwag mong i-pressure yung sarili mo kasi wala namang competition dito. Okay? Nakikita natin dito na may binabala kang travel. Nakita ko na to sa past readings mo. Nakikita ko sir dito, nagbabala kang mag-travel, lumipat ng bahay, lumipat ng trabaho, lumipat ng kung anumang lilipatan ito. Kaso lang, ang problema mo is pera. Kailangan mo ng pera para panggasto sa travel, pambili ng plane ticket, o pambili ng bus ticket, or kano pa man. Okay. Regrets. Merong iba sa inyo dyan na sobra-sobra yung paghihintay. May hinihintay kayo eh. Naghihintay kayo pwedeng message, call, chat, galing sa kaibigan, karelasyon, kapamilya, or kung kanino man. Nakikita din natin dito na nangihinayang kayo sa mga bagay-bagay na ginawa niyo sa past, lalo na yung paghihintay. Like for example, sobra kang naghintay sa isang project, sa isang trabaho, sa isang negosyo, or kano pa man. Tapos ang ending, hindi mo nakuha. Parang ganun yung nakikita natin. Good news, message, new beginnings, yun yung hinihintay mo sa ngayon. So, first and second week of October, nakikita ko sir dito, pwedeng naghihintay ka ng message from someone, special someone, result, medical result, ano ba yung mga result na yan, test result, or kano pa man, comment down below. Impress. Lumabas siya sa Taurus, so panoorin mo din yung Taurus. Nakikita ko sir dito, may mga relationship from your past, like mga friendship, relatives, friends, or dating karelasyon, posibleng magkakabalikan, or pwedeng magre-renew sila ng contract, magre-renew ng relationship, merong mending of relationship, forgiveness, reconciliation, or kung ano pa man. Okay. Kaso lang, mag-iingat ka. Kasi hindi lahat ang babalik sa'yo, sincere yung intention nila. Okay? May ibang babalik sa buhay mo dahil sa wala silang choice. Kailangan ka nila. Parang yun yung sinasabi sa'yo dito. So, mag-iingat ka, Capricorn. Okay? Lalo na sa mga Gemini. Okay? So, sorry. So, usaping pera naman, ingat-ingat ka dahil posibleng mayroong balak na lokohin ka, scam ka, utangan ka, or kano pa man. Yun ang kailangan mong, pag-ingatan. Okay? So, if may hawak ka ngayong malaking halagang pera, kailangan mo yung i-secure. Okay? Kasi posibleng makuha yan na itong 7 ng swords, pwedeng makuha yan ng kung sino man, iuutangin sa'yo, or pwedeng hihiramin, or pwedeng nakawin. So, mag-iingat ka. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!